Okay guys, magandang araw. Mark here and today, may tatanong ako sa inyo. Meron bang trabaho hindi ginagamitan ng brain cells? If meron, please make sure to give me some feedbacks kasi hindi ko alam if meron talagang trabaho na legit na hindi ginagamitan ng brain cells. So, in this video, meron tayong pag-uusapang trending video ngayon in which certain radio man commented na merong trabahong hindi ginagamitan ng brain cells, which are the hate of a lot of people with that profession. So let's get into the video so that we can have a fair comment on what he said. Abi, tari na kainchindi ka mo nga mga yunipatula ka mo. Uriunis ni Garapone Santissima, amo gali ni Radyo Manjo ang ginhalinan. Kung naaga wala ka mo mabaton sa mga radio stations, nga magtrabaho kag nagmantiner ka mo dira sa call center, pangod kay nag-i-graduar ka mo bilang mga miyembro sa media. Nag-graduar ka mo sa maskon, pero ang mga utok nyo, ang utok pulburon, ang mga utok sa mga janitor, ang mga utok sa mga kargador, ang mga utok sa mga bakiro. Patrol 774. Amo na sa rason. Kung nga nga, nag-graduar ka mo sa mass communications, nag-graduar ka mo na supposedly dapat mangin material ka mo na mangin membro sa media na marugbuno sa amonde, nag-mantiner ka mo sa call center. Okay nga, ang mga utok nyo, hindi ka dala. Hindi ka dala utok nyo ni Samon. Hindi ka dala utok nyo bilang magtrabaho bilang membro sa media. Ang utok nyo, pulburon. Patrol 774. Hindi patula ka mo karun, ma. Head concerns ang ginestorgahan na ito, Andre. Ikyos, piknyos, yun pinang... karun pinang lampos na mo siya turuntun. Karun, Mion, Luigi, ay... Pariyo lang ka mo karun mga uto, karun, ma. Patrol 774. Okay, so stop. So narinig ko just now na may sinabi siyang utak, kargador, utak, janitor kayo. So, never, ever, ever criticize someone's profession. Janitors as well as cargadors, marangal na trabaho. Without them, mahihirapan tayo kasi ang trabaho natin mostly focused on office. So, without the laborers, medyo mahirap tayo kasi tayo pang gagawa ng trabaho nila. So, if meron tayong sasabihin about them, it should be thank you kasi without them, mahihirapan ang buhay natin. And masama talagang sabihin na utak, kargador, utak, janitor kasi parang degrading yung statement na yon. It's saying that parang bobo ang mga kargador as well as bobo or walang utak ang mga janitor kasi hindi sila nakapagtapos. Doesn't mean na hindi sila nakapagtapos or kargador sila or janitor doesn't mean na hindi sila matalino. They just didn't have the privilege that you have, so you don't have any right to judge them based on their profession. Again, thank you for those janitors, kargadors, and other laborers kasi without you, hindi magiging madali yung buhay namin. So back sa video. Anong trabaho sa call center? Gusto ko i-describe ko. Gusto nyo i-describe ko pa? Ang trabaho sa call center, trabaho ina sa mga tamaran ng mga tao. Sa mga tamaran, magamit sa nila ng brain cells. Patrol 774. Yo? Abi mo, kumo kaya ara sila sa call center. Abi mo, mga manami. Abi mo, why man tanga discriminate kay sa tanan-tanan kay ibandra mga maalaman? Yo? Pero, ang trabaho sa call center, Radyo Manjo, abi mo kun ano? Yo? Ilabi na git kun nga kun pala kilala ang balya sa kun silingya sir inasama kasama kagi man sa kwan mas kumgraduate man siya pagkatapos nagtrabaho siya sa call center kitahay kami. So one point sa video sinabi niya being a call center agent doesn't require the use of brain cells as well as trabaho ito ng mga tamad. So I beg to differ kasi ang hirap kaya mag ox jump as well as kumain and take in calls at the same time. Ang hirap kaya, kailangan mo ng timing and precision for that. But joking aside, being a call center agent, you need to be a receiver and then a sender. So yung nangyayari dyan is, we're not native English speakers. Ang kausap natin speaks in English, papasok yan sa brain natin, mag-find ng way ang brain natin to translate that to our native language para ma-understand natin. Next is,
from our brain na translate na yung message ng client natin, sasagot ang brain natin, but I guess most of the time, ang sagot natin sa brain is in our native language as well. So yung mangyayari, from native language na sagot, i-convert ulit ng utak natin into English bago lumabas sa bibig natin so that maiintindihan tayo ng kausap natin. And aside from that, we have a lot of tools. So any company out there, BPO man or regular company, mayroong set of software na kailangan pag-aralan kasi not everyone maka-access ng PC mo, hindi nila alam kung paano gamitin yung software na yan. So pinag-aaralan yan, maraming codes and processes na kailangan gawin so that this software will be functional. So never say na you don't use brain cells when typing or doing something on the computer kasi lahat ng yan ay pinag-aaralan. So back sa video. Hambal ko siya sa inkote na no kamusta ang trabaho sa call center? Sige na, may tuya sir, sige kriki. Yan kaya hindi ka tumagamit utok mo. Sige ko nga, ano trabaho mo to sa call center ako? Ya, purti ka taway-taway tuya sir. Sige ko nga ako. Sige nga, pindot-pindot ka lang tuya sa kuhan, sa keyboard. Ah, sa computer? Ya, pindot-pindot ka lang sa keyboard to. Sa kada keyboard, may ara na ka-pertini sir, naka-sit up na ganaan, na kuna mo na itong ok mo, oh, mambal nga, hello, good morning, this is, amunin mo to, may I help you? Keyboard na itong ok mo, hindi ka silingan sungad mo maghambal, di o? Amun hambal ya? Siling ko ti ano? Siling ko nga nga, kwan, siling ko nga, inang amunahaw nga nga dito ka nag-ubra kay hindi magli pwede ka gamit utok to yan mo na gani siya dito ka nag-ubra kay tamaran ko magamit brain cells ko. Patrol 774 siling nga pertik tauhay siling nga pertik tauhay siling nga sang kwan siling nga pertik tauhay siling nga sang pangabuhi siling nga sa call center yan pungko kalato pagkatapos siling nga kung may ara na gani nga customer. Siling nga pindot-pindot ka lang nga siling nga sang keyboard. Kaya ang tanan halos nga mga keyboard siling nga may nakapertiniser. Nakapertiniser nga inang kwan computerize sa voice nga paghambal mo sina pag pagsabat mo pagragiliyato pagsabat mo pindot lang amo nga keyboard o mambal nga hello good afternoon or good morning this is like for example iCor company. I'm your call center agent. May I help you? Pero hindi na sila ang naghahambal radyo man na jo. Ang naghahambal sina ang computer kay keyboard lang na ginatutublok nila. Pagkatapos ang hambal ya sa akon, susungid ya. Silinga sir, silinga kung maglawig, silinga ang konversasyon nga damo, isang ipamangkot, silinga ang consumer, ang client. Silinga ginapasa na namon, silinga sa amon, ng mga supervisor. Yung mga supervisor na namon, silinga uyat na yun. Amon na sa? So mga kasama, haranay. Okay, so I think I get where he's coming from. I guess he took this personally. Considering na maraming nag-bash and nag-hate sa station nila because of recent news regarding na may nag-positive sa certain BPO company and the management isn't doing anything. So, for news kasi, meron niyang dalawang story or side ng story dyan. Minsan, yung station, hindi sila nagiging neutral. So, that's where arguments come from. Ang mangyayari dyan is there will be haters if you are in media. So, if ayaw mo ng haters and bashers, make sure na wag na lang kayong mag-media. Kasi in every news, may two sides yan. Yung mga biktima and then yung mga kriminal. So, ang nangyari dyan, minsan, sugar-coated or exaggerated yung news. People will react if they are on the victim side. Granting that your idea or initial statement is, this is for them, considering na COVID-19 yung issue, I guess you're right on that. I guess this is for protection of the employees. But those who are reacting are just reacting because they might lose their job if this news is just exaggerated. Dahil sa exaggerated news, mawawalan sila ng trabaho kasi magsasara yung company
for weeks, for months, or even years if proven that nilabag nila yung panuntunan ng IATF. So I guess they are just hating on you because it might risk their livelihood. So if ikaw ba, nawalan ka ng livelihood, hindi mo ba ipaglalaban yung right mo, granting that merong chances na hindi accurate or medyo pina-exaggerate yung story? So I guess never hate on them. Why not sympathize and empathize with them instead of just saying random things and making up stories na yung call center press or type lang ng na hindi gumagamit ng brain cells. Better be sensitive because these people are hurt with what you are saying, and when you said the news, parang generalize mo lahat. So nabubulol ako. The lesson for this is never ever be unprofessional if you are on media. This is really unprofessional. This statement is unprofessional because you are degrading or you are criticizing people working in this industry. And never ever show hate on people commenting. Kasi as a media person, you need to be neutral. Yan lang po. So for this, ganito na lang. Let's stop at this comment. And if you have additional comments, please feel free to comment down below. Hindi naman perfecto yung commentary ko. But so far, that is my stand on this topic. So thank you for watching this video and see you in my next vlog.